So maganda tayo na dito sa Sunda. Sa place gumagawa tayo ng isang content. Gusto ko magpasalamat doon sa ating mga subscriber dyan. Patuloy na sumusuporta sa aming monthly YouTube channel. Kahit paano sumusuporta namin lang ang aming monthly YouTube channel. Shout out sa inyo lahat mga viewer ko. Subscribe na rin mo rin. Doon ang mga videos ko para magandang. Parang tuloy na kayong makilala ng YouTube. Para mag-monetize pa rin tayo. Kasi kulang pa tayo sa subscriber at saka sa viewer. So gusto ko rin lang po na ihiliin ang tulong sa inyo. Sana tuloy nyo ang suportahan. Makilala rin ako ng konti sa YouTube para naman mag-monetize sa tayo. Ako yung ihiliin ang tulong sa inyo ng mga subscriber ko dyan. Ano lang na lang sa mga subscriber ko yan, o. Idol, Jabber Sniper, shout out sa iyo, Idol. Sana, balang ako magkahanap din tayo, magkita ko tayo. So yun, mga kapatid. So, nandito tayo para ipalam ko sa inyo kung paano at ano ang proseso ng isang dinding. Ang isang dinding kasi, kapag ka nag-open ka o mag-business ka ng dinding, so dapat alam mo kung ano yung kalakaran o paano mo palalakarin o patakburin ang iyong business, lalo-lalo na kung dinding, kasi kaya yan. So dapat unang-una, paano mo kung proteksyonan yung iyong pera, paano mo magagawang ibalik ang iyong pera sa loob ng dalawang buwan na kautang. So dapat alam mo lahat yan. So para yan ay malaman mo, mga kabunit, dapat alam mo kung ano yung source ng income ng mga kliyente. Sa araw-araw nilang kinikita, ilan ba ang kanilang sinusuportahan sa loob ng kanilang tahanan, magkano yung income nila sa araw-araw, ilan sila nagtatrabaho, ano mga bayarin. So dapat alam po natin lahat yan. So kung talagang sa tinginin niya may kakaya naman siya magulong o magbayad, hindi naman natin silang bigyan. Kaya alam mo po, idadaan nyo din sa proseso ng inyong pagbibigay. Kung proseso ng inyong pagbibigay 2,000, 3,000, 5,000, o 4,000 ng loan, ididipindi niyo yung doon sa gross income niya everyday. Yun po yun. So, doon malalaman mo na kung ang isang cliente niya magiging good player o makakabayad na lang maayos at may babalik mo ba yung iyong kapital. So, ganyan po yung pag-umpisa sa iyo. Kaya dapat, ito po ang mga sinasabi ko dito. Ito yung content tips lang. Yung sa mga mag-umpisa na mag-business na ganito. Kailangan po talaga maging mapanurin tayo. Suriin mo muli. Siya sa ating mga alamin, kung ano mga extra income ng ating mga kliyente. Sapagkat, nandyan po yung buong mo sa mga kliyente. So, natural lang po talaga dyan na sa 10 kliyente na makukuha mo, meron po talaga yung kasawari na 10% o kasi 3%. Sa 10% na makukuha mo yung kliyente, mga 2% o 3% magiging kasawari yan. Hindi yan makakasabay. So, dapat aware po kayo dyan. Dapat alam niyo kung paano sila sisingin muli at paano sila makakabal yung buong muli ng mga kalindog. So, dapat po talaga maging ang tayo dyan, maging alert po. Ganyan po ang pag-uumpisa sa sandaling. So, halimbawa, ang yung kliyente ay warning pa. Sa loob ng dalawang buwan yan, yung nakabalintok yung mga yan, o nag-renew yung mga yan, yung
yun po yung magagandang kliyente. Alagaan naman yun po yung magagandang kliyente na pagkasal yung nangangari nyo. So, ito pong yung binibigay ko sa inyo, tips. Nasa sa inyo po na yan, kung gagayahin mo, susundin mo, nasa inyo po yan. Basta ang tips ko lang po, maging makalokit sa mga bagay-bagay. Para yung ating pera ay po proteksyon natin. Hindi naman po tayo magtapon. Sayang din naman po yung pera na pangutang ninyo. Yung mga po hindi natin pinagulat lang dyan sa kasara. Alam ko po yung pinag-iingrapan, pinagpapaburan, pinagpapatuluan ng pawis. Sakripisyo po ang inaabot natin yan para makaipon. Tapos pagka nagpangutang naman tayo, ay hindi na mga debt babalik o hindi mapapayaran ng ayos, ay sayang naman po. Kawawa naman tayo ng mga nangawalitan at nagbihirap. So sa gasangayon po kasi ang buwan ng tao, hindi natin masabi. Kasi ang income ng mga BFL hindi stable. Kanilang kung sa konto yan, parang inaago pa rin natin ng ating hanap buhay sa buwan ng sawang malaki. Na alamang oras, pili tayong masakmal o pili tayong mawala ng income. Yan po yung mga hirap na ating hinaharas ngayon. Kaya sana po, maging mapanood tayo. So yun mga kapoy, kung gusto mo sundin yung mga sinabi ko para sa mga isang bagay na mag-uwagin kayo ng ganitong business, kinong business. Nasa siya niya na po yun kung patutupad din o hindi. O either na pwede niyong baguhin, pwede niyong lagdagan, nasa siya niya po yun. Basta sa akin na po, maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay, lalo na lang ako maging sa kliyente. Meron po kasi mga kliyente dyan na nagiging nila, nagpapagpapagigis lang, ay nawawala na. Hindi mo na mahalilap. Kasi sayang po, alam mo, nagbigay ka ng personal na 4,000. Hindi pa nakakahulong ng isang utang ng business na wala na sa kliyente. Kawawa na tayo. Sayang yung pera. Kaya dapat po, alam ninyo kung paano yun po proteksyonal yung pera ninyo. Kaya tayo lang po sinasabi sa inyo, suwin yung mabuti, siayin yung mabuti kung ano talaga at yung status ng buhay ng kliyente ninyo ng bibigyan. Pwede po tayo magtanong-tanong dyan sa mga kapitbahay kung anong klase ng pagkatawang ito, wala ito, ito ba yung hindi sira sa utang, ito ba yung hindi na, marami pong pwede itanong santa rin sa pagsisiyay. Kaya dapat po, maging mabusisi tayo talaga tayo para yung iwasan natin yung mga gano'ng bagay. So, kung meron mo po talaga yung kliyente na matatawag po ang katambahin natin, misal, good payer siya, total 3, 4 cycle, good payer po yan. Pero dumarating din po sa punto ng mga kliyente na ako, talaga sila yung nagkakaroon ng problema, lalo-lalo na kung family problem. Ito po tandaan yun, basta nag-aksang kliyente po, nagkaroon ng family problem, o anak, asawa, basta sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, asahan niyo po hindi tayo yung para pa-priorities. Iba priority po niya yung kanyang pamilya. Isasalba niya yung kanyang dapat isalba sa pamilya. Bago pa tayo. Tayo po ay nakasi. Third priorities lang ng mga kliyente natin. Kaya dapat po, para maging second priority tayo sa mga kliyente, marunong tayo mag-alaga, marunong tayo mahal, at marunong tayo umunawag sa ating mga kliyente. Para sa ganun, kahit na meron yung mga nagdadaan ng magbibigyan sa kanilang tahanan o sa kanilang buhay, eh talagang hindi po yung sisira sa atin. Sapagkat marunong tayong mag-entertain sa kanila, marunong tayong unawain sila, lahat po yan dapat ay alam natin. Hindi po pagka kayo walang isang business, hindi ganun-ganun na lang. Para po yan, sa restoring, hindi rin lang po kung sino rin yung pangutahan nila sa inyong tindahan. Hindi po yung pangutang lang ng pangutang. Maubos ang paninda kung walang binta. Paano po tayo sa susunod na linggo? Sa susunod na buwan? Ano yung binta mo kung maubos ang paninda mo na wala namang binta? Ganun din po ang binding. Na dapat lagi tayo mapanood.
sumiging mabuti ang ating magiging kliyente. So yun lang po, mga kamulit, sana po magiging makatulog kayo dito ng kaunting aral. Ito naman po yung sinasabi ko sa inyo, ay gusto pwede niyong gawin, pwede na hindi, nasa sa inyo po yan. Basta ako po ay bibigay lang sa inyo ng tips, o pwede niyong pakilabangan pagdating ng oras. Lalo-lalo na po pagdating sa larangan ng buli, kasi yan po yung trabaho ko. Isa po ako sa nangangasiwa ng isang libing, narami na po akong brands na hinawakan, awa naman ang Diyos, naging successful naman sila. Bumanda naman po yung operation, hanggang sa napakati ko yun, yung 2 million, yun. Kaya marami na po akong karanasan. Ang huling ang libing na hinawakan ko po, bago ako napapunta rin ulit. Kaya sa libing na hawa ko ngayon, ay alam, sa Pampanga, doon po ako nang galing ulit. May hinawakan po ako isang million doon na nag-release ng 450,000. Maliit. Ang BA sa labas, yung bank account ay 700,000 plus. Ang kanina naging BA. So, nung ako po yung humawak, nung ako nag-hatin, yung BA na 700,000 plus ay naging 75,000 lang ang natira. At yung 450,000 yung release every month ay nagpumatak po ng 2 million kapag 1. Yun po yung naging resulta ng libing na hinawaan ko doon. Napaganda po na ang amin doon, napaganda ko doon. Sa tulong din po ng ating mga tao, ng mga grupo. Talaga po, inalam namin, inalam po ang aming mga source o income ng mga kliyente na pwede pang ibalik, pwede pang parin namin, parin namin po, basta nagpupulipin. Yun po, kaya tumanda yun. Dinaan ko po yun sa magandang pakikiusa, pakikisama, magandang pakikipagkakwa tao ko sa mga tao nyo, kaya tumanda yung hindi ko yan. So, kaya tiniwan ko pa rin yun, nag-design din po ko doon. So, dahil na lang ako pumunta sa isang dating building na aking hinawakan, ay awa naman ang Diyos ngayon sa successful din ng mga kapano. So, ngayon, iniwan ko na rin po. At ako yung maghahanap ng para sa akin o sa amin na gano'n po pala tayo mga pinturin. Maghahanap at maghahanap tayo na maging successful yung magiging buhay natin balang araw. So, yun po. Kaya kung ano po yung mga nasabi ko dito sa video na ito, pwede nyo pong gawain, pwede nyo gayahin, pwede nyo sundin, pwede nyo gamit, o hindi. Nasa sa inyo po yan. Masaya po ang tips ko lang para sa inyo. Dahil ako po ay nasa isang building, sa isang bayo. Hindi po ba't po finance building corporation po yun. Hindi international corporation. So, yun po yung aking mensahe. Kung nararang ko po sa ating mga kababayan dyan, alam ko naman nag-business na mga yun. Gamit po naman sa mga ibang business na involved din ang pera, pilitin niyo po na proteksyonan yung inyong mga pera. Ang pagpoproteksyon po sa pera natin, parang yun, parang sarili din natin o yung pamilya natin. Paano mo yung proteksyonan, paano mo alagaan yung ating pamilya, gano'n din po yung pera. Sapagkat wala po tayong pera na kasama sa buhay, hindi po tayong ginawa ng laptop, hindi po tayong mabubuhay. Hindi po tayo pwede mabuhay na pasigas nila po o kamuting kahoy ng ating kakainin o ginagawa sa akin. Hindi po tayo mabuhay niyan. Wala po tayo magiging lakas kung wala tayong pera. Kaya po naniniwala ako na ang pera ay katambal ng buhay ng tao. Kasi kung wala tayong pera, hindi natin magiging o hindi gusto natin magiging. Kaya nga po tayo nagpapakahirap o naghahanap buhay para tumita ng pera. So, dapat po yung ating tinigit ng pera, ilagay natin sa maganda. Gastusin natin sa tamang pamamaraan. Kung kinakailangan gastusin, gagastusin po. Na ako hindi naman, at hindi naman masyadong importante, mas mabuti po ng gandang nakatago lang para pagdumating po sa punto na in case of emergency, magkaroon tayo ng kaunting problema sa ating mga pamilya, mga anak, meron po agad tayo makukuha. Ganun po ang buhay natin dito sa mundo.
Kailangan po marunong tayong lumaro, marunong tayong makibaka, at marunong tayong umarap sa anumang uri ng problema na ating haharapin ngayon. Ang mga bongay po ng mga nakaraan na, ng mga nakalipas na, hindi na po natin pinibalik yun kasi nakalipas na yun. Ang dapat po natin harapin ngayon ay yung ngayon, yung bukas, yung isang linggo, isang buwan, isang taon, o yung higit pang darating sa buhay natin. Yun lang po yung aking magiging tayo o tips para sa buhay natin ito. Walang, hindi po natin masasabi na natin ang kahirapan ay hadlang sa ating buhay. Hindi po. Ang kahirapan po ay kaya natin labanan. Basta marunong ka lang makibaka, marunong ka lang sa lahat ng bagay na iyong gagawin, may raras mo ang buhay na may hirap. Sadyang mahirap po talaga ang buhay ng ngayon. Mahula-hula, mahirap tayo ngayon kumita ng pera. Ang ating trabaho, hindi humi-stimule. Ang ating mga negosyo o business na maliit dyan, hindi masyadong nagtatanumpay. Kasi nga po, mahirapan kita ang mga ating pera ngayon. Kasi sa tagal ng dumaan kalamidad sa ating taong mga ating binilang bago tayo makarimover. Sa ngayon, hindi po tayo nakakarimover ng magaling. Kaya, ang tips ko lang po doon sa mga taong nag-uumpisa, meron na, na medyo makakarimover ko na proteksyonan natin ang ating pinipita araw-araw. Ang ating buhay, ingatan, mga anak, ingatan, o sa mga tayo pumunta. Mag-iingat po lagi tayo. Huwag po tayong tipong pakakatiwala o pakikante kung saan man tayo ng iyong lugar. Talagang ang pag-iingat po ay laging nandiyan yan. Kasi po ang sakuna, ang aksidente, ay hindi natin yan maiwasan. Kahit saan po tayo pumunta, talagang mayroon yan, ang dunyan yan. So, kaya po natin iwasan niya ang mga bagay na yan. Basta mag-iingat huwag po tayong pakatiwala sa mga tao, sa mga tao na kapaligid sa atin. Sa hirap ng buhay natin ngayon, talaga dapat po maging aware tayo sa lahat ng bagay. Yun lang po, mga kabunit, sana po magustuhan ninyo kung ano man yung aking mga nasabi dito. Kung meron po kung nasabi na hindi maganda para sa inyo, pagpamanhin niyo po. Yan naman po yung sinasabi ko lang base sa aking mga karanasan, base sa aking karanasan at napagpagumpaya na o pinagdaanan na. Yun lang po mga kapunit. Sana po patuloy na po suportahan ang aking mong YouTube channel na subscribe, pinagin yung aking notification din dyan at ilike at share na rin po sa inyong mga malalapit na kaibigan, lalo-lalo na po sa inyong mga kakilala na vlogger din o kung nag-vlog na katulad ko. Ako po yung smooth vlogger lang, hindi pa ako masyadong kilala. Sana mo po ako yung tulungan, masuportahan. Pindutin nyo lang kung lagi nyo subscribe po kayo dyan para mag-updated kayo sa mga video na aking i-upload. Bago po tayo tuloy ang paalam, ay nais ko muna po shout out si Idol Jabber Sniper, si Ted Kabugok, shoutout sa inyo. Si Tim Katagumpay, shoutout sa inyo. At sa mga vlogger pa po diyan ang mga re-real sa ating kahit saan masulog ng ating nilo o daigit. So patuloy silang namamayagpag at gumagawa ng mga content. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa mga viewer na nag-view ng aking videos sa aking mag-YouTube channel. Sana po, huwag kayong magsasawa. Huwag nyo akong iwanan sa inyo na hindi subscribe ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. At hanggang dito na lang. Sana po ay maibigan nyo ang aking munting videos. Kung ano man yung aking nasabi dito, ay inihihingi ko po yung pamanin sa inyo. Wala po ako sinasakasahan taaga o pinakapukulang tao. Sinasabi ko lang po diyan ay tips para sa inyo. Doon sa mag-uumpisa nag-business o may business na. Basta lagi po tayo maging mapanuhin. Yun lang po at maraming maraming salamat. Handaan nyo mga kabunit. Mahal na mahal po namin kayo. Bye-bye! Yun lang po.